sa 200 uri ng mga paru-paro ang makikita sa Habitat Butterflies Conservation Center sa Bilar, Bohol. Alamin natin kung bakit sila napaparami at nagiging patok na pasyalan ang lugar sa report ni Lican Las Salvador. Isa sa dinarayong lugar ngayon sa lalawigan ng Bohol ang Habitat Butterflies Conservation Center. Matatagpuan sa munisipalidad ng Bilar, ito ang itinuturing na kanlungan o sanctuary ng may halos 200 species ng paru-paro at mariposa at naglalayong paramihin pa ang populasyon nito sa lugar. Sa tulong ng tour guide, ipinaliwanag niya ang kaibahan ng paru-paro sa moth o mariposa. Birdwing yung tawag kasi pag lumipad parang ibon. Mm-hmm. Ito, biggest moth naman po. Third largest moth sa buong mundo. Mm-hmm. Pero we call it mariposa. Oh. Ito yung girl, ito yung boy. Mm-hmm. Pag girl kasi malaki. Kasi sila yung nagdadala ng 300 eggs. Mm-hmm. Girl power daw. Ang difference nila yung antenna. Hairy antenna moth, pag straight antenna butterfly. Sa butterfly sanctuary, ipinakita rin kung ano-ano ang kinakain ng mga caterpillar, kung ilang linggo bago sila maging pupa at maging magandang paru-paro. At alam ba ninyo na halos 3 linggo lamang ang buhay ng paru-paro? Kaya naman mahalaga sila sa pollination. Pero may ilang uri naman ang nagsisilbing peste sa mga pananim at puno. Hindi rin kumakain ng kulisap ang mga paru-paro, kundi ang caterpillar ang laging kumakain ng bahagi ng halaman. Kaya naman ang mga matatandang paru-paro at mariposa ay umiinom lamang ng tubig para mapanatili ang kanilang balanse at enerhiya. Sinisip-sip nito ang flower nectar pero may iba rin kumukuha ng fluid o likido mula sa nabubulok na halaman, katas ng bulaklak mula sa puno o maging sa mga dumi ng mga hayop. Nagtatago rin ang mga paru-paro sa mga halaman kapag umuulan. Kaya naman ang sanctuary may iba't ibang klase ng mga halaman na itinanim para sa kanila, gaya ng pandan na may malabay na mga dahon na tugat at mga halamang namumulaklak. Itong tinatawag na torch flower, para siyang plastic, pero hindi, totoo siya. As in, ang ganda. Sa naturang sanctuary, nasa 70% ang survival rate ng mga paru-paro sa tulong na rin ng 30 by 30 foot na net na may iba't ibang klase ng mga namumulaklak na halaman at maging ng tubig. Sa Eagle News, Lican Las Salvador, I am one with 25.